nilagyan natin siya ng chemical para malinis itong kwan. Ito, ngayon, may chemical na ron. Ayan, pinapalabas na natin. Ayan, papuntang evaporator, palabas, ayan. Hello po, good morning dito sa kaharian ng Saudi Arabia. So, magandang umaga po sa atin lahat. Meron na naman po tayo ngayong isang pagpapraktisan dito sa workshop. Kadadala lang po, refrigerator po. At ito ang sira niya. Compressor daw po ang sira. Yan ang sabi ng customer at dinalaga dito. So, ito siya. Ayan, so refrigerator po na basic. Ayan po, bagong dala lang. Ayan, so dalawa yung complaint niya, sira daw po yung compressor at saka ito, hindi siya na ilalapat ng maayos. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, parang may kumakalang dun sa ilalim. Ayan. Hindi siya lumalapat at sira ang compressor niya. So tinignan raw ng technician yan, tingnan na ng technician. Ayan, bago na yung tape at saka nagalaw na. Ayan, so may mga ako na yung overload niya. So bago naman natin na tanggalin yung compressor, ay kailangan muna nating matesting siya dito as in sa workshop bago natin tanggalin. Paandarin muna din siya natin ng manual, lagyan natin ng kuryente. Ganyan, so yan yung gagawin natin. Okay. Kung mapapansin nyo, naiakit ko dito, ayan, mataas-taas din yung kwan, nakitan ko, ayan. So maganda kasi siya dyan pagka nakalagay dyan kasi nakaupo kang gagawin mo. So ang gagawin natin, umandar na yung pan. So ay wala na to, sira na to, kung madidinig nyo. Ayan, napalabas na natin yung hangin nya, yung prion. So tatanggalin naman natin ito dito, dito at dito, dito, ayan. So dyan naman natin siya tatanggalin. Tapos ipa-plasing natin kasi refrigerator yan eh. Palitan natin ito. Ayan, so ito ang gagawin natin. So easy. Yan naman. Sulata. So, nilagyan natin siya ng chemical para malinis itong kwan. Ito, ngayon, may chemical na ron. Ayan, pinapalabas na natin. Papuntang evaporator, palabas, ayan.
bago natin siya lagyan ng filter. Ayun, meron ko. Para ma-sure natin na hindi barado yung pan niya. Uulitin ko ulit, lagyan ko ulit ng isa pa. Mahina eh. Ayan, kung makikita mo nyo ngayon, maganda yung pagka-plasing niya kanina. Kanina kasi, as in, hindi talaga lumalabas. Matagal lumabas. So, ngayon, makikita nyo, ayan o. So, nagkukusa na siya. So, ibig sabihin, wala talagang barado yung capillary natin papuntang evaporator. So, okay na okay to. I-plasing lang natin to. Okay na yan. So, makikita nyo naman, ayan o, tumutulo-tulo pa. So, maganda. Ibig sabihin maganda. Hindi tayo mahihirapan. Kasi ayun, siya na mismo yung nagkukan. Ayan, oh. Yung pressure lang nito ang nagtutulak. Hindi na. Kasi mayroon kasing kailangan na, di ba, ginamit ako kanina para mapatulo ko ng una. Kasi mabagal eh. Halos walang lumalabas. So, nung nadaanan na una, naubos natin yung una, ay ito tapos nilagyan ulit natin, mapapansin nyo na nagkukusa na siya. Ayan, oh. So, leave. So ito na guys, pinalitan ko na ng filter. Bago na siya. So dinagdagan ko rito ng kaunti para maganda naman siyang tingnan. So kailangan pag ganyan na pinalitan mo, may mapalabas tayo rito ng hangin. Kasi kung hindi, sa pagpalit mo ng filter, nagbarado to. Diba? Kasi hinugasan na natin siya. So testingin ulit natin kung may lalabas siyang hangin. Mahina lang yan. So okay na yung success na yung palit natin. So iniintay na lang natin yung compressor na bibilin para maikabit natin at saka vacuumin natin, paandarin natin. So ganun lang yan. So and then, so ito na yung bago natin na compressor. Ayan, bago na yan. So bago natin siya weldingan, make sure muna natin na umaandar siya. Kasi kahit bago, mahirap na, di ba? So paandarin natin siya. So ayan, paandarin natin para talagang AAA to 20 volts. Ayan. So
Okay na okay. So ganun talaga, bago mo wieldingan, paandarin mo muna. Ayan, nakabit na natin yung compressor. Ito na siya ngayon. So, babacuumin natin siya ngayon. Para ganda ng tayo. Luwag na luwag talaga yung mga pano. Luwag na luwag. So, babacuumin natin siya. Hanginan muna natin para malaman natin kung may leak o wala. So, ayan. Ayan, so, binabacuum na natin. Ayan, so binabacuum na natin yung gawa natin. Vacuumin tapos papaandarin natin mamaya. Ayan, na-vacuum na natin. Kinargahan na natin ng 410. Ayan, 134A. Kasi 134A naman siya, ayan. So 134A. Tingnan lang natin kung ilan yung kung lalamig siya. So ayan, yung pinakang ampere niya, yung max na ampere niya 1.8. So 1.7 tayo. Nakasulat doon sa body niya na 1.8 ampere. So 1.7 tayo. So, hintayin natin. Hindi kasi ito namamadali eh. So pakiramdam ko naman maganda to kasi ito mainit na rito eh. Ayan. Pagka mainit na yan, matik na yan. Ayan, so okay na 1.7. Hindi na siya gumalaw. So dito naman, wala kasi tayong matinungkan eh. Ito gauge, manifold gauge. So sa ampere na lang natin binasihan. Ayan. So ito. Tingnan natin ngayon. Okay, nilagyan ko ng tubig. Pero malamig na eh. Ramdam mo na agad yung lamig eh. So ayan siya. Okay na yan. Ayo. So ayan, may natapos na naman tayong refrigerator. Freezer pala, freezer, hindi refrigerator. So bukas, nagyayelo na yan. So thank you very much and God first.